Welcome back to our channel. In today's video, ay i-share ko sa inyo kung paano ko ba inaalagaan yung ating mga Haworthia dito. Local man yan or imported, kasi halo-halo na yung nandito ko ma-imported and local. Marami akong nare-receive na comments kasi ano pala, hindi nila gaanong nakikita to doon sa likod. Nung time na nandun sa likod, so nung inilipat ko sila dito at pinakita ko sa inyo, hindi nila alam na meron akong Haworthia na collections. Yes po, marami-rami yung ating collection ng Haworthia, pero hindi ko sasabihin sobrang mahal nung aking mga collection ha. Kasi itinago ko sila dun sa likod nung time na summer. So nakaano na to sa akin. Magto 2 years na yung iba dito sa akin. Hindi siya pare-parehas kasi merong 3 years, may 2 years and karamihan dito 1 year mahigit pa lang. And nandito tayo sa area na to kasi nandito yung mga Haworthia na gusto kong ipakita sa inyo. Ito yung aking Haworthia corners, pero hindi lahat yan Haworthia, guys. Please excuse my aloes. And yung aking mga sansevieria from Green Nook PH. And yung aking, basta halo-halo. Pero karamihan dito ay mga Haworthia yan, guys. Oh, ayan, hanggang baba. Yung mga malalago dito, local yan. Tapos yung mga imported ones ay mabagal lumaki. Katulad nito, may mga variegated ako dito. Ito yung mga favorite ko na Haworthia. Ito, primifolia variegata. Meron pa dun sa loob. Ito maganda to kasi lahat halos ng kanyang dahon ay merong variegation. Ito rin. Tapos yung nandun sa loob, variegated din yan. Pero hindi lahat ng dahon ay meron. And yung mga katabi niya, mga ano yan, namatay na yan sa akin 3 years ago. Pero dahil gusto kong mabuhay, inilagay ko lang. Itinabi ko sila dito. Ito yung kagandahan. Natutuwa ako sa mga Haworthia ko kasi. Ito, mga nasunog na yan dati nung nagpunta ako sa probinsya. Yung mga hindi variegated. Kasi 3 years ago, nagpunta ako sa province namin. And dahil gusto kong save yung mga plants ko, nilagyan ko sila ng UV plastic. And yung UV plastic, parang naging magnifying siya. Glass. So, yung tama ng araw nung summer na yon pumunta dito. So, ang ginawa ko, dahil clumping sila or kumpol-kumpol, pinag-iwahiwalay ko yung babies. And then, after 2 months, saka ko sila diniligan. Ayan, nabuhay. Yes po, nabubuhay sila kahit na matagal walang dilig. Ayan, ipakita ko lang or i-flex ko lang sa inyo yung aking mga Haworthia dito. Meron dyan, mababaga lumaki. Pero kung tatanungin niyo ako sa ID, hindi lahat ng ID alam ko. Or for example, truncata, ito. Yan. Ganyan lang yung alam kong ID, pero maraming variety niyan. Nung naglipat ako dito, syempre gabing-gabi na ako naglipat. So yung mga akadama niyan on top. Konti lang kasi yung mga nasa top niya na akadama. So ito guys, dahil nandun lang siya sa likod, hindi ko siya gaanong nadidiligan. Minsan, once a month ko siya nadidiligan. Pero since growing season nila, bare months, malalamig, ito yung time na, ano siya, pwede ko siyang diligan ng once a week. Ako, nagdidilig ako nito every 10 days. Pero once a week ang gagawin natin ngayon. Or depende kung ulan-ulan na sila. Kaya lang, hindi dito maulan. Malamig lang sa area niya. Dito sa aking center table, sa aking receiving area, ayan, inano ko na talaga yung receiving area. Meron akong inilagay sa aking ceramic pot. Ceramic ba to? Pero sa Japan surplus ko to nabili. Yata, or Japan home, ganun. So, meron ako ditong 4 na pirasong Haworthia. And pinagsama-sama ko lang yung nabili kong 4 na pot na may mga babies para maganda siya tingnan. And simula nung niripat ko siya, hindi ko pa siya nadidiligan 2 to 3 weeks ago. So yon, doon sa mga nagtatanong kung paano ko sila alagaan, pagdating sa potting mix ng ating mga Haworthia, ang ginagamit ko sa kanila ay maraming pames. Yung iba dito ay Masitera potting mix na at saka Echeveria potting mix sa mga succulents. Yun yung mga nilagay ko dito. And then yung iba naman dito, nilagyan ko ng river sand and buhangin. Buhangin na yung ginagamit sa paggawa ng bahay, yung hinahaluan ng semento. Ayan.
yan yung turo ni Andrew sa akin, Brisola. Sabi niya, dagdagan ko daw ng riverside o tsaka buhangin yung aking mga Hawortia. So, yung mga luma kong Hawortia dito, may mga river sand. Madali lang silang malaman kung uhaw na sila. Kasi, nangungulubot. Nangungulubot yung bandang dulo ng kanilang dahon. And, etong kanilang akadama on top dito, or yung pinaka-dressing nila, hindi na siya dark brown. Kasi, pag bagong dilig siya, ang kulay ng akadama niyan ay dark brown. Pero, pag tuyo na siya, medyo light na ang color niya. At pag, for example, more than 1 week na natin siyang hindi nadidiligan, light na magaan na yung kanyang akadama dito. Hindi na malamig yung kanyang akadama or yung kanyang pinaka-dressings. Kasi kahit na light brown na yung kulay niya, kung malamig pa siya, ibig sabihin, hindi pa natin siya didiligan. But guys, lagi ko sasabihin sa inyo, water when the soil is dry. At etong mga watering schedule na binabanggit ko sa inyo sa aking mga Hawortia, depende pa rin po. Kung gagamit po kayo ng clay pots, mas madaling ma-absorb ng clay pots yung water, sisipsipin niya yung pinandilig nyo. So, pwede kayong magdilig sa kanya ng once a week or twice a week, depende kung mahangin sa area nyo or mainit. Basta pag mahangin, mabilis matuyo yung kanyang potting mix. Dito sa aking mga Hawortia, ang mga ginamit ko sa kanilang mga pot ay plastic pots. So, pag plastic pots ang ginamit nyo, asahan nyo na yung kanilang potting mix sa pagkakadilig nyo ay matagal matutuyo. Yes po. Pero, pag clay pots ang ginamit nyo, madali lang siyang matutuyo. Kasi inaabsorb ng pots, ng clay pots, yung tubig, excess na tubig na natitira sa potting mix. Kaya alalay din kayo sa pagdidilig, lalo na yung gagamitin nyo is plastic or ceramic pots katulad nito. Ang gamitin nyo, more pumice, more perlite, basta more lava rock. Naglalagay din ako ng lava rock dito guys. Nasa sa inyo kung ano yung... Kanina pa umiyak yung bata. Ano kaya? Sumpungin yung bata. Pahintayin muna natin. Fertilizer. Gumagamit ako sa kanya ng NutriCoat, OsmoCoat. Pero yung ibang potting mix kasi dito, may nakahalo na siyang OsmoCoat and NutriCoat. Kaya hindi ko na sila nilalagyan. And pwede naman na wala kayong OsmoCoat kung ang inyong potting mix ay meron ng mga fertilizer. So, ano ba yung ratio ng aking mga potting mix? As I said kanina, na iba-iba yung potting mix na ginamit ko. Kung meron kayong pumice, po pwede naman po na 60% pumice, 40% ng vermicast. Or, 60% pumice, 30% vermicast, and 10% carbonized rice hull. Papaano naman po kung wala ako ng mga to? So, kung meron po kayo ng rice hull yung ano, yung bulok na ipa, iba siya sa carbonized or yung sinunog na ipa na durog na, iba pa rin po yung bulok na ipa. Kung meron kayo niyan, mag-add kayo ng rice hull. Pero hindi ko kasi, ewan ko ha, kasi hindi ako madalas maglagay ng rice hull lang na bulok sa aking mga Hawortia. Pero nakakatulong din yun, lalo na sa mga area ng Kidapawan, Kabanatuan. May mga nakikita kasi ako na mga growers ng Hawortia na ang ginagamit nila is more on rice hull and pumice. Kung wala kayong pumice, ang isubstitute nyo ay perlite. Saan ba mabibili ang perlite? Perlite, at itong mga binabanggit ko sa inyo, marami na po dyan mga seller na naglipa na sa Shopee, Lazada. Ayun nga lang, minsan pag nasa malayong area kayo, ay tatagain kayo sa shipping fee. Pero kung ako sa inyo, kung ginastusan nyo na yung inyong mga Hawortia, malaki na yung nagastos nyo, edi gastusan nyo na rin po yung potting mix. Kasi pag nagtipid kayo sa potting mix nila, edi ganun din po. Kung ako sa inyo, nagastusan nyo na yung inyong mga Hawortia, bumili na kayo ng mamahalin, gastusan nyo na rin yung potting mix. Para sure tayo na mabubuhay at maganda yung tubo nila. Kasi hindi ko mai-recommend sa inyo yung loam soil. Pero comment down below kung may gumagamit kayo ng loam soil sa inyong mga Hawortia varieties. And ito pala, ito pa yung isang isa-share ko sa inyo. Pagdating sa local or sa yung mga nabibili natin, Benguet, na mga Hawortia, madali silang mabuhay. Yes po. Pero,
ayaw na ayaw nila nang madidiligan nang madalas kasi malulusaw po ang ating mga Haworthia. Before nag-experiment ako, ang ginawa ko, nag-bottom watering ako ng aking Haworthia. And then, ang nangyari, kinabukasan or mga ilang oras pa lang siya, basta pag ano niya, mga 20 to 30 minutes siyang nandun sa bottom watering na yon. And ano na siya, dilig na dilig. Ang nangyari po no, nalusaw siya. Nandun siya sa isang square, plastic square ko na pot. And ang ginawa ko, tinanggal ko agad sila kasi natakot ako, nagmamashi na eh, nagsisimula na eh. So tinanggal ko yung ugat and then in-air dry ko sila ng 2 weeks. Saka ko sila itinanim ulit. I'm not sure kung ganitong variety yung nalusaw ko. Kung may mga gumagawa naman ng bottom watering, okay lang naman. Kaya lang sa akin, as my experience po is nalusaw. And hindi po bagong ripat yung aking ano, Haworthia. Nakaano na siya sa akin, more than 2 years na siya sa akin. Saka ako ginanon. First time kong nag-bottom watering, kaya lang hindi ko na siya inulit. So mas gusto ko nang nauulanan sila. Hindi ko naman sasabing nauulanan dito, pero umaangay yung tubig kahit na meron siya diyang harang, tumutulo pa rin pag sobrang ano ng tubig, sobrang lakas ng ulan. Kasi ilang araw na po dito na sobrang lakas ng ulan, yung aking mga succulents dito na-stress na is bumabalik na naman po yung pagka-green nila. Pero okay lang, as long nabuhay sila. And ang nangyari dito sa aking trongkata, correct me if I'm wrong kung trongkata to, pero yun yung alam ko. Ito oh, 2 months na siya na hindi ko siya nadidiligan. Ayan, natutuyo. Kasi tinatamad akong magdilig dun sa area nila dahil siksikan, 'di ba yung plant rack na tinanggal ko kahapon, siksikan sila doon. So natatakot ako baka ako makuryente. Hindi ko sila dinidiligan or sa gabi ko sila dinidiligan pagpatay na yung kanilang grow light. Kaya lang po, walang gaanong hangin na pumapasok doon sa pinakadulong-dulo kasi nakadikit sila sa wall. Kahit hindi naman sila nahanginan, is okay lang dahil malamig sa area nila. Katulad nito, guys, oh. Ito is Benguet or local. Sabihin na natin local kasi hindi ko alam kung sa Benguet yung ating ano. Basta ito local siya. Tingnan nyo, nag-ano siya, namutla siya. Pero ganito talaga yung color niya. Para siyang variegated. Pero parang variegated nga ata to. I'm not sure kasi may nabili ako dati sa Benguet na ganito yung color. 500 pesos ganitong kakapal. Ito nabili ko siya ng 90 pesos, 110, mga ganon. Ayan. Mas gusto ng ating mga local Haworthia nang hindi gaanong nadidiligan. Ngayong season, guys, bare months, ito yung growing season daw ng ating mga Haworthia. Hindi ko sila napapag-aralan kung anong month ba ang growing season nila. So, ito, itinaon ko na ilipat talaga sila dito ng bare months. Alam niyo dito sa harapan ng bahay, mahangin dito and sa likod din mahangin. Pero gusto kong ilagay doon is yung mga houseplants para isang diligan dito, isang diligan doon. Hindi yung pagkadilig ko dito, ay, meron pa pala akong didiligan na succulents or Haworthia dito sa likod. Didiligan ko ulit. Para isang puntahan lang yung gagawin. Ano pa ba? Ano pa yung gusto nyong malaman dito? Hindi sila mapeste. Yung mga Haworthia ko dito, pag nakikita kong hindi na sila maganda or nagkakasakit sila, pag chinecheck ko, nang ina-uproot ko, wala silang peste, okay naman sila. So, may time lang talaga na hindi ko kilala yung bawat ano ugali nila. Pero, hindi ako gaanong namamatayan ng Haworthia dito. Kung tamad kayo magdilig or nasa work kayo palagi or once a week kayo umuwi sa mga bahay nyo, etong Haworthia ang best para alagaan nyo. Lalo na yung mga nakatira sa condo na nag-iisip kung ano yung magandang halaman na hindi siya mamumutla, hindi mag-i-etiolate. So, itong mga Haworthia, katulad nitong ating mga ito, zebra. Nasa yung zebra? Nandun sa dulo yung zebra ko. Oo, nandun yata sa kabila yung zebra ko, guys. Zebra parang ganito. Hindi ko alam kung siya yung zebra. Yan. Alam nyo ba, ito, nabili ko siya, tingnan nyo, may agyo-agyo pa, 3 years ago, mahigit 3 years na to sa akin, at nabili ko siya ng isang maliit na dahon lang, and dumami na siya ng ganyan. Ito na yung pinaka-mother niya. Yan. Ang ganda nito, kaya lang, hindi ko nga siya gaanong nadidiligan, parang pumayat-payat siya.
at least dito sa bagong bahay nila, madidilig-diligan ko na sila once a week. Doon kasi inaabot ng 2 weeks bago ko sila diligan eh. Ito ipakita ko sa inyo to, limifolia. Last 2 years, gustong-gusto ko sila, so kumuha ako ng 3. Ay, nandun pa sa anong dulo yung 3. Basta yung mga variegated, kumukuha ko ng 3, 2, eto pa oh. Eto namang isang to, import siya. Eto pala isi-share ko sa inyo. Pagka repot ko sa kanila, for example, nabili ko na sila, kakadating lang dito, uprooted, inire-repot ko sila agad-agad, and then after 1 month ko pa sila dinidiligan, katulad sa ating mga cactus na after a month ko pa sila dinidiligan, kasi pag mabilis mong diniligan, for example, after 1 to 2 weeks ng pagka-repot mo is nadiligan mo sila ng sobra, mamamatay sila, malulusaw agad. Pero po pwede rin naman, konti-konti. Meron akong nabili nito sa Benguet, kaya lang nung niripat ko, after 1 to 2 weeks, nalusaw siya nang hindi ko naman siya inaano. Ito naman, nung pagka-repot ko sa kanya, hindi ko na sila pinapansin, after a month ko na lang sila didiligan, ay okay na okay. Yun yung ibang nabibili ko na local na nalulusaw siya agad, yung mga ganito na variegata. Matibay-tibay itong mga alaga ko na imported na ganyan. Pag kumuha ako ng local, kukuha rin ako ng imported. Pag nagustuhan ko yung variety. Ito naman, nabili ko siya sa Dangwa ng 40 pesos. Ayan, maliit pa siya nung nabili ko, pero ngayon ayan, tingnan nyo naman oh. Punong-puno na siya sa pot niya. 40 pesos ko siya nabili. Ang ginagawa ko, dahil hindi naman ako magpo-pollinate, yung iba kasi nagpo-pollinate sila, nagko-crossbreed sila ng Hawortia, which is hindi ko ginagawa dahil hindi ko naman siya pinapag-aralan. Talagang alaga lang po ako. Pero doon sa mga Hawortia lovers na nagpo-pollinate, nagbe-breed, ganyan, ay ginugupit ko yung flower stock niya, or yung pinaka-stock niya. Yan. Kasi dito sa flower stock, hindi ko alam kung flower stock ang tawag doon. Yes, yata eh. Kasi pag bumuka na, yun yung time na ipopollinate nila or bago pa lang pabuka. Basta ano kayo, search kayo doon sa mga nagpopollinate nito. Ayun o, 40 pesos ko lang siya nabili. Itong mga to pala, ano siya, medyo matagal siya mag-ugat. Mga 2 to 3 weeks, magkakaugat na siya, pero wag nyo lang galaw-galawin. Ilagay nyo lang pala sila sa area na may bright light or low light lang yung kanilang area na paglalagyan. Wag nyo i-full sun, masusunog guys. Ayaw na mga Hawortia nang naka-full sun. Ayun lang guys, ang ma-share ko sa aking mga Hawortia, doon sa mga nagtatanong. Marami na rin pong mga nagtanong simula nung inilipat ko dito. Madaming nagme-message sa akin kung paano alagaan kasi nalulusaw, imported, local. So I hope itong video to ay nakatulong sa mga nagtatanong at magtatanong at magse-search ng care tips ng ating mga Hawortia local and imported. Wala namang problema ang bumili ng imported, wala rin namang problema ang bumili ng local, as long na makakahappy sa inyo. Huwag kayong bumili ng nakikiuso lang kayo sa iba, ay gusto ko noon Hawortia na yun kasi ang ganda-ganda. Pero deep in your heart, ayaw mo naman talaga ng Hawortia. Huwag nyo nang pilitin ang inyong mga sarili sa mga bagay na labag sa kalooban nyo. For example, ayaw nyo naman talaga ng Hawortia, ba't pa kayo bibili, diba? Kasi, ewan ko lang ha, feel ko, nararamdaman ng halaman pag ayaw mo sa kanila, yung nakiuso ka lang. Kaya kung kayo ay may bibilhin, yung gustong-gusto nyo na. Or gusto ko, may ganyan ako, yung nakita ko kay ganyan. Wag ganon. Basta, bumili kayo ng bukal sa kalooban nyo, yung alam nyo na maaalagaan nyo siya ng tama at maaasikaso nyo siya. Pero dito sa ating mga Hawortia, nare-recommend ko nga sila sa mga beginner kasi mababait sila. Isa sa mga halaman ko na mababait ay itong mga Hawortia. Walang sakit ng ulo. Yon. So, ayun guys! Sana nag-enjoy kayo sa panonood. At don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelara, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!